So, magandang araw sa inyong lahat. Ito ay muna yung aking gagawin. Ito yung PMP 4000. Anak muna tayo, arrange ko muna lahat. So, ito na. Lagyan ko muna siya ng speaker para malaman natin kung anong sira nito. واحد paparehas natin yung mga bias ng volume niya. واحد بسم الله واحد so ito na واحد بسم الله واحد So, ito yung problema niya yung mic 1 na madalas nilang gamitin. Parehas naman sila ng ito, naka-high pa nga itong isa eh. Control niya, mahina yung sound niya. So, ituturo ko ng mabilisan to. Bubuksan na lang natin siya. Direct na naman tayo. Mabilisan lang to. So, ito na. Umangat na siya. Oh, bagong-bago pa to ah. Bagong-bago pa. Opo. Sumama lahat, dapat may iwan to, board lang kailangan natin. Off ko muna to. Tatanggal lang, lalagyan ko siya ng W40 dun sa pagtatanggalan ko ng wire. Ang purpose ko niyan para hindi sumama yung sakit na PMIL niya. Kasi sinasalpak yan. Nakagulo kasi yan eh. Mayroon siyang stick glow. So, tumama din. Mahina yung pagkakabit. So, pag ganyan na lang. So, pag ganyan na lang. Magkaharap na lang sila. Sumama talaga siya. Okay lang yan. Basta may balik natin na maayos. Mas maganda sana ito yung glue tinatanggal natin ayan no. Kasi yung lock niya hindi matanggal yan ayan no. Naka-fix parang ganoon. So, tanggalin muna natin. Ayan, nakahiwalay na to. Ibaba ko muna tong isa. Malinis to, bago pa to eh. Sabi ng customer nga, minsan mahina, minsan malakas. Kasi yung ginagamit lang nila mic 1. Lang ang tornilyo nito para matanggal natin itong board niya. Itong takip nito sa likod parang nayupi na. Ito talaga ang product nito, hindi pantay. Nakikita natin hindi siya pantay oh. Lubog dito sa gitna. Meron pa sa ibabaw. Ito meron pang tatlo. So, tapos ko muna kayo para mabilis. So ito na siya. O, kabilis lang ating gagawin. Sundan lang natin itong mic input 1. Ito yun o, yung una, unahan nito. Makikita nyo ito siya. Ito yung mic 1 lang mahina. Susundan mo lang itong socket nya, lagayan ng mic sa XLR. Susum natin para makita natin ang buo. Yan. Kadalasan sira po nyan ay yung resistor, chips resistor nya. So sandali lang. So yan, okay na siya. Pupokus na naman yata ito. Ayan. O, ito na yung ating ano. Gamitin natin siya ng meter. Ito kadalasan ito. Itong chips resistor na to 4.7 lang yan. So,
wala. Wala siyang pado ha. Oh, ito sa kabila. Yan oh, makikita nyo. Hindi naka 0 ohms adjustment yung ating multimeter. Yan. So, yan oh. Ito yung mic 2. Malakas yung mic 2 eh. So, yan. Todong sinabi ko, yan 4.7 ohms yan. Ito. So, makikita nyo. May value siya mataas. So, ibig sabihin, change value na yan. Dalawa yan oh. Ito yung isa rin. Alam ko 4.7 din to, parehas lang to. Oh, mataas ng isa. Ground kasi to. Yan, 1K. Mas maganda digital, pakita ko. Astro digital. Bubat na yung digital natin. So, ito na lang. Ito na. Pakita ko na sa inyo sira niya. Direct to the point na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito yun, oh. Ito sabi ko, resistor, chips. Yan, oh. Open. So, dito sa mic to, malakas to, eh. Dapat 4.7 din yan. Ayan, oh. Yan, oh. Pero 3 point somethings lang to. Alam ko 4.7 to eh. Reverse natin. So 3.9 lang. So ayan 3.9 ohms. Dapat ito 3.9 din to. Mataas na yung value nya. Kaya mahina yung buga ng sound nya. So papalitan natin yan. Hanap tayo resistor. Ito ang problema natin. Baka wala tayong makita na resistor available. 3K, 300K, 510K, 2.7, 27, 100K, 330, 130, 820, 270, 3.9K, wala, 3.3, 470, 6.8K, puro K ito ah. Hanapin ko muna yung mas mababa. So ito, may ohms, 30K, puro K talaga siya. 6.2, 15, 22, 910, wala, 12, ito 39, puro K lang. So wala tayo, wala tayong chips resistor na mababa ang value nya. Ito 22R, 22 ohms lang siya, 180, wala. So gawin na lang natin siya resistor na normal lang, malaki. Naku po, wala tayong mahanap kahit sa mga board. Naghahanap ako, wala akong makita. Mayroon tayo itong malaking resistor. Dati pa na color coding. Hindi yung number sign. Ito color coding resistor to eh. Ayun o, 3.3. Orange, orange, gold. So, check natin siya. So, ayan, 3.3 siya. So, yung original niya. Halos 3.9 to 3.9 kaso wala nang 3.9 eh. Nung kumuna baka may 3.9 pa, 3.3 lang mayroon, wala tayong 3.9. So pwede na to, testing na natin. Lagay ko muna. So hindi ko natatanggalin yung luma, susundan ko lang yung linya. Na makita nyo, ito yung linya nya oh. So, saglit lang hanapin yung linya nito. Tulad nito. Ito yung linya nya. Ito yung resistor. So, sundan mo lang. Doon mo na siya ilalagay sa dulo-dulo nya. Discarte na lang natin to. Discarte na lang natin siya. So, ito na. Naikabit ko na siya. Ito string ko ulit. Kung ito na yun, oh, resistor na. Sabi kong open yan, 3.3 yung pumasok. Ito normal din to eh. It, kasi ito for mga 3.9 to eh. So ayan, parehas na siya. Ito lang secret nyan. Resistor maliit, isa pag mahina yan lang papalitan natin. So i-fix ko na lahat. Saglit lang ho, para mabilisan. So, ito na. Tornilyo ko muna siya lahat. Babalik muna natin yung mga tornilyo niya. Dali lang.
napakahirap balik yung tornilyo niya kasi bingkong yung to, hindi maganda yung pagkagawa nila, bingkong, hindi siya pantay. So ayan, testing ko muna, balik ko muna yung ano niya. So ito na, lalagay na natin, babalik natin yung slot ng wire niya. So ayan, babalik ko muna yung slot ng wire niya. Ito, ito isa rin. So ayan, nabalik na natin. Ayan. So ito na. Bago natin isara, testing muna natin ulit. Balik na natin lahat ha. Testing muna natin siya ulit. So ito na. Lagyan na natin yung wire. Lagyan na natin yung mic cable. Pantay na natin yung mga volume. Malalaman natin yan kung pantay na yung sounds niya. Kanina mahina talaga. Okay. Bismillah. Wahed. So ayan. Wahed. Bismillah. Wahed. So lumakas na. Ano isa? Wahed. Bismillah. Wahed. Bismillah. Wahed. So ayan, naging balance siya. Okay na siya. Oh, sasara ko na lang. So ito na. Wahed, bismillah. Wahed, bismillah. 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 Wahed. So ayan, parehas na siya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah. Bismillah. Okay na. Wahed. Bismillah. Bismillah. So ayan, success na po siya. So parehas na po yung tunog niya dun sa mic 1. Kanina kasi mahina talaga yung mic 1 niya. O, parehas naman sila ng pagkakaano kanina, yung control ng ating mga bass treble volume tsaka yung master, parehas naman yung ano nila. Kaso hindi parehas yung tunog niya, mahina talaga yung mic 1. Tapos kahapon nung kinukuha na, tinisting ko, nawawala yung mic 1 niya. So, kinansel ko muna, binuksan ko siya ulit. So, ayan, nagawa na po natin ulit. Maraming salamat po ulit sa inyo. Huwag po sana kayong magsawang manood sa aking mga videos. At like nyo na rin. Subscribe sa my video. Thank you. Kung may comment kayo, comment nyo lang po sa baba. Salamat po.